Papapati lang isa lang. Saldi and Teya, congrats sa best ng bagong bahay niya. Saldi and Teya, blessing ng bagong bahay niya. Ah, blessing naman. Ito ako muna. Ano ulit eh? Saldi and Teya. Saldi and Teya. Hi. Hi Saldi and Teya. Okay ba? Sorry. Okay. Go. Hi Saldi and Teya, congratulations sa bagong bahay niyo. Sana mas lalo pa kayo pagpalaan. God bless you and more power. I love you guys. Thank you. Kok, Christmas plans, Christmas wish. Christmas plan la sa bahay lang, and then ito nga sa Manila tong kasi siguro medyo busy, pero ayun, time for the family. Time for the family. Ano talaga yung Palawan mo? Wala pa rin eh. Wala. Dito na lang. Tabay na sila. Kok, paano kayo nag-jive agad-agad ni Chris? Ah, hindi. Habit ko, marami na kaming ano. Before pa naman na itong pungsoy, nagsama na kami sa isang soap opera. And then, talagang, ano, siguro yung turingin namin para talaga nilang part ako ng family nila. Hindi lang si Ate Chris, kundi pati mga kapatid niya. And then, si President Pinoy. Oo nga pala, di ba? Mas tumatag yung relationship niya kasi may mga pinagdaanan din kayo. Kumbaga, sabi yun naman talagang, ano, yung sikreto dun. Siyempre, kailangan may pundasyon. Hindi naman laging iba, laging okay. Diba? May mga talaga pagdadaanan kayo at may mga pagsubok na pagdadaanan bawat relasyon. Ano meron kay Chris na kamahal-mahal? I mean, yung kaibig-ibig. Unang-una sa akin, yung ano, sincerity. Talagang pagtumulong siya o pagkaibigan siya sa isang tao, yung sincerity. At talagang hindi kanya pababayaan. Hindi porkit sinabi niya na parang, uy, parang ipag-close. Hindi ganun eh. Sabi ko nga, mas ma-appreciate mo ng isang tao na kapag sa oras sa pangangailangan mo o kailangan mo siya, nandun siya para sa supportan. Mas ma-appreciate niya. Hindi ba nakakatakot siyang kaibigan kasi nambubuko siya ng mga relasyon? I think ano naman yung nang relasyon pa. Ayun. Asan ba? Ayun. Kasi hindi lang relasyon. Meron bang naka-waiting in the wings lang dyan na hindi mo pinakwento sa akin? Hindi, I say pagpapaliban ko next year. I said pagpapaliban ko habang nag-shooting ako. So meron na nag-iintay? No, actually, it's ano. I think it will come when... Okay, paano ko ba sasagutin yan na hindi ako masyadong feeling-feelingera? Ang hirap ah, kasi parang si... Kasi si Bim, it's okay eh. Sabi niya, whatever will make you happy, mama. And papa's already happy. So, kung... Siguro ano lang talaga. Kasi, di ba parang sinasabi nila na if that is happy, one of the things that makes you happy right now is isasantabi mo muna. So, ano, paghanda na ako isang tabi yung ibang mga portion ng buhay. Okay lang naman kung nandyan. Pero will you announce it, di ba siyempre? So magiging open ka sa natin? I'm hoping na darating siya na hindi na ito yung trabaho. Eh, hindi pa next year. Malapit na yun. Na ano, kasi pag maraming na akong franchise. At marami na ako. Hindi, totoo kasi, parang, I promised my sons this, na parang, yung, it's not easy to be a working single mother. And yung mga things na parang they deserve na sana, kasi 7 na si Bembe, ayokong dumating na, sabi nga niya, when I'm double digit, yung ano, pag ayokong dumating yung time na yun na feel niya na, at later on, maglo-look back na ang dami niyang na-miss out from me as a mother because I was so busy with my kids. Pero kaya mo talaga ako muna. Sorry, i-cluster lang namin sila together, guys. Para sama na sila. Yeah. Wala ka bang papayo kay Coco regarding personal love life? Ganyan, parang feel na. Oo, Coco, ikaw naman. Wala ka bang advice sa kanya kung dating sa love life or something? Kasi it seems na parang hindi pa yata siya ready or ganyan. I think he's just really secretive. Pero kasi magka-text naman siya eh. Ano pala? Mapapansin mo yun, di ba? Pag sinisilip ang phone at 2 in the morning. Eh, kala niya di ko pinapansin. Napapansin ko. So yun lang, di ba? Alam mo na ba kung sino yun? Ayoko mang ialam. Kasi siya, at least, di ba, good na inspired siya. Di ko alam kung isa, dalawa, tatlo, apat yung tina-text niya. I don't know. Pero at least, di ba? Tapos meron siyang ano, may tumatawag din na late. Tapos sinasagot niya. Opo, meron daw tumatawag ay nagte-text. May harot naman pala si Coco minsan. Wala na. Kaya tatakas muna kayo, may teatro lang kayo kanina. Pinapansin ko yun talaga. Sino yun? Sino yung katext ng 2 a.m. Wala, RM ko, para sa dito. RM. Mukhang ito yun, diba? At least mukha siyang happy, diba? So by lying to you, he's happy. Hindi ba? Hindi minsan, diba? Yun ang natutunan ko this
see your lesson learned talaga. Sorry. Don't tell you the truth. Kita na. Keep it to ourselves. So just to clarify, wala naman waiting, hindi mo lang kinakwento sa akin. Na nag-iintay lang. Ayoko talaga sagutin. Sorry ha, I've learned talaga and ano, kasi siguro it won't benefit the development of a good relationship if you guys find out about it. I'll take my cue from Rodel. From Adivara. At least siya happy ko yun. Pero Ms. Chris, nagulat ko ba kanina sinabi ni Popo na na-touch daw siya with suggestion? I didn't know. Ba't yung sinabi sa akin? Ako lang nag-text sa'yo. Nung nag-thank you ka sa akin, hindi mo yung sinabi. Hindi, syempre may iyan naman ako. Pero sabi ko nga, sobrang na-appreciate. Hindi lang sa ating, hindi lahat ng mga kapatid ko talaga. Sabi ko nga, minsan, hindi mo, dun masusubukan ko sino talagang taong nagmamahala talagang magandang dyan sa tabi mo. And, ayun. Talagang sabi ko, sobrang down na down kami ng manager ko that time. And then, sa ating Chris lang, sa aking pamilya talagang sumuporta sa amin. Kahit through text lang. Was so, ever cross your mind? No, it just so happened talaga that I read sa... Kasi diba for A&E, ang dami namin nababasa ng mga newsfeed and all. Tapos nakita ko and I said, it's a poor guy. Ano, so nag-text lang ko, sabi ko, if you need anything, if you need someone to talk to, gusto ko lang malaman mo na up or down, nandito ka kaya. Yun lang, nasabi ko. And then, I'm sure na yung ano, mga kapatid ko will join me in telling na nandito kami. Ha. And hindi yung... Kasi diba it's so easy to say, hey, I'm here. Ha. Pero yung ano, but to really be there, yung ano, na tapos yun sinabi ko na, yun lang naman, I think, na mararamdaman mo, yun nga, kung sino yung sincere. At doon naman, I don't question his sincerity and I feel, sinabi ko nung nag-last shooting day kami na, akala namin last shooting day na hindi pa pala. Pero yun, sinabi ko sa kanya na, for the rest of my life, alam ko talaga na meron na tayong nabuong samahan. Was ever crossed your mind yung dalawa na magkaroon ng romantic? Gusto ko ng, ano, gusto ko ng old. Ano? No, I've tried. Ka-HC James didn't work, di ba? Sino? At old. I mean, old as in, ano? Ano man old na old, ha? Ano man old na old? Yung ano, ka-age or older? Klaruhin ko na lang yun. Ka-age or older? Ang ano? Happy ka naman. Kahit kung sa heart department, kahit na wala pa kami nalaman, pero talaga, hindi ka naman. Parang may waiting eh, na hindi lang. It's nice. Kasi di ba ang lahat ng bagay sa tamang panahon? So kung merong mga ano, may mga legalities pang inaayos, di ba? I went through that. So ayoko naman ng ano, ng ganun. Tapos, I think yung ano also, yung you know when the time is right. Legality on your part. Alam naman sa akin! Alam naman sa akin! Alam naman sa akin! For sure naman. Hindi naman, in general lang yan. Pero sinasabi ko lang. Pero kaya kaya yung oro mo kayo ngayon. Ano? Alam na! Sa ano lang yan? Sa oro. Sinood ko lang. So, Ate Chris, ano? Mainit o malamig yung Pasko? Oo, masaya ako yung what? Mainit o malamig? Malamig pa rin. Malamig pa rin yung ano talaga kasi alam mo na kung may sabihin ako sa inyo, tama yun eh. Sinabi sa akin ni Tom Rodriguez yung nag-shooting, once daw may sabihin kang happy ka, lahat hihintay na maging unhappy ka at mag-away kayo and all. So, nung nag-shooting sila ni Bim, totoo yun. Diba? Kaya siya, hindi siya umaamin. Kahit na ina-force up. Bakit nga pala hindi ka umaamin? Yung ba talaga yun? Wala nga. Pero ikaw ba kung mainit o malamig ang Pasko? Warm. Kanino doon sa mga tinitext mo or ka-text mo? Wala mga RMQ. Pero may dumalaw. Remember that girl? She didn't say hi to me. Sa set, all the way in Antipolo yung big boobs. Tapos inag-hi sa akin. Anong nila yun? Ewan ko sa hindi. Umalis, hello. Ang tagal na nakaalis ni Kuya Res ng time na yun. Alam mo ganun, minsan talaga, mapapansin mo eh. Kasi diba kung innocent, mag-hi siya, hi po, I'm ganyan-ganyan. Ikaw lang, tapos magkakatabi tayo, tapos wala siyang sinabi. Nakahiya sa'yo. And she was in Antipolo, it was so cold. She was in short shorts and nakatang top. Maganda. 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 Attractive naman, pero ano, I'm sure hindi siya. Pero hindi malamig na kilala. Di ba ang lamig-lamig, tapos di mo siya pinakilala sa akin. May isa yun, tapos in UP Village, there was another one. Akala niya hindi ko napansin. Sa whole area. May mga tents. Ikaw naman pala, ko napakali. Kasi may mga tents.
tent, di ba? Hiwalay yung tent niya, hiwalay yung akin. Tapos, alam ko rin, sinabi ko, nung pinapatawag ko siya, sinabi, may kasama ko. May dumalo. Yeah. Alam mo, I respect her. Right? So, the fact that dalawa, two different girls, pero hindi niya pinakilala. So, napakalihim mo lang ba talaga? Yun lang yun. I think so. Ano image lang ba ito, Coco, na ano? Ano to? Ano masasabi? Hindi, sabihin ko ah, kasi he said talaga na he wants someone na ano, na, kasi parang sinasabi ko, alam mo, advantageous kung pareho kayong artista kasi hindi ko i-questionin itong oras na to, magiging supportive. And sabi ko, di ba, hello, parang dapat ikaw Brad Pitt, so dapat Angelina level para exciting. Tapos sinabi niya, gusto daw niya talaga ng tahimik. Pero ang sinabi din niya, ang pagsisettle down, lahat na kwento ko na rin. Ano pa, anywhere from 5 to 7 years from now. Tapos sinabi ko, ba't you'll be too old? Hindi naman na old, no, kasi sabi ko, you wanna be able to play with your son. Yun na, sinabi ko, okay na yung 3 years, kasi I think mas liquid si Coco kesa sa akin. Ganong kadaming cash niya. Oh, sabi mo sa mga sinabi ko. Sabi ko, mag-comment ka. Mag-comment ka naman. Idol ko siya. Kasi ang galing niya talaga sa magbabudget ng household expenses. Ganun na kami. Ino naman, di ba? Pag 4 in the morning ang pag-uusapan mo na, di ba? Magkano kuryente nyo? Magkano tubig nyo? Magkano pamalengke? So lahat tapos, ang galing niya. Kasi disiplinado silang lahat. Tapos, yun, nung sinabi niya sa akin na meron siyang portion na hindi talaga nagalaw. Sabi ko, oh my God, you're sa tribute, ang dami lang naman. Ang dami naman tribute sa iyo. Una-una yung mga girls na dumadalaw, tapos yung getting... Huwag na ako. Ako magsalita ka naman. Natawa na lang. Wala na. Wala reaction naman. I'm going to go to the house. And then, syempre yung time para, alam mo yun, pag yun ba may isang tao, alam mo hindi ko pansin yung nakapagpwento. So hindi, well, hindi mo ito kakilala, o makaibigan mo lang talaga? Hindi ko matandaan eh. Siguro baka kakilala ko eh. Hindi ko matandaan. Dati wala akong kaula! Netflix talaga. Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan sa kanya. Parang hindi. Kaya ako na siya, respect his privacy na, and I know it. Diba kasi normally papakilala mo? Why is my friend? Kasi lahat ng friends ko dumadalaw. Napakilala ko sa kanya. Sabi ko po kasi may mga, diba? Mayroon, sila Anne, gano'n. Yung mga asawa nila, friends sila. Lahat pinakilala ko siya. Siya walang names. alam niya na may press call na yun. Kaya sabi niya, okay, sabihin mo yung name nila. Pero ang common denominator, they all have... like you. But we made the deal talaga kasi na we're all watching Private together with Vice and all, tapos we're all gonna watch Feng Shui together. Okay. On the first day. Yes. Thank you. Si Coco. Thank you. Set ito, no? Please don't forget to watch Feng Shui on December 25. But before that, sa lahat po nang nanonood ng Chris TV, next week, as promised, yung antagal-tagal na nating hinintay na home tour with the king of prime time, the king of teleserye, ibibigay natin exclusive dito lang sa Chris TV. Okay na ba? Huwag mo siya papuntay dito. We are very blessed because we have an audience. It's, alam mo, when you're in his presence, you just feel talagang this aura of
peace, serenity, calm, and yung ano, a renewal of faith and hope. Kaya wala akong ibang hihingin sa kanya kundi magta-thank you lang ako na napili niya to spend 5 days in our country. Very thankful like, din si Daniel Machonaga dahil malaki daw. I love him. Malaki daw nang itulong mo sa kanya. Dumadalaw din sa set? Hindi. Ano talaga? Naayos siya ba? Ay, bongga. No, kasi ano, I connected him lang. Yung ano, I said these are some of the numbers to call. Kasi I think naman, dapat mo proud tayo, di ba? Sa dami ng mga Pinoy na umaalis sa Pilipinas. Ito talaga, gustong-gustong maging Pinoy at dadalhin pa yung buong pamilya dito. And then, yun, yung ano, speak so highly of our country, di ba? So kung gano'n naman talaga, bakit hindi mo tutulungan para maging maayos lahat ng papeles niya at maging, di ba, pag gano'n pa, dagdag buwis. Bongga. And, no, and I love his mom, I love his sister. They're such a wonderful family. Mabait sila talaga. Isa sa mga ninong nila, Dingdong at Mario, are you going to attend the wedding? Naku, kay, because of them, talaga aalis talaga kami dapat. So, na-move lahat. 31 kami aalis ng kids. The kids, I promise the kids kasi, a white mountainside holiday. Kasi they've never seen snow na totoong snow. Fake snow pa lang nakikita where, nila. Where? Japan. Punta kami ng Japan. So, alis kami ng 31st. Tapos kasi ninang ako ulit ng January 6. Non-showbiz friends naman. So, yun. Actually, from here, I'm going to Bianca now. She's being made up as we speak. So, I can't go tonight. Dun sa ano. So, habang inaayusan siya, dadaling ko din yung regalo namin. Dahil nga kami ni Boy, hindi nakatuloy. Tickets and already. Hindi kami tumuloy kasi natakot si Boy. Yung parang may agam-agam ba yung tawag doon? Yung parang kinabahan siya, may feeling daw siya na ayaw yung tumuloy. So sabi ko, okay, if you're feeling that way, let's not. So ngayon, punta ako to give my gift also. Actually, after that, meron pa ako isang wedding partner ko sa Chowking, December 20. Yes, Nina, queen of all media. Nina of all media. ano? One question lang sa forum ko. What makes you a top endorser? The secret. I think ano, yung I'm too transparent to not be an effective endorser because you know that if I say ginagamit namin, madudulas at madudulas ako sa mga pinupost ko sa IG, sa nasasabi ko pag live ang show na mabubuking. So at least may truthfulness talaga. And ano, I think malaking bagay also na the products that I endorse, sinasabi nila tungkol sa mga momming marunong mag-alaga ng sarili at mag-alaga ng pamilya. And I'm true to that. Miss Chris, anong gift mo sa sarili mo at para kina Bimby and Josh? Ay, Christmas gift. Kaya ano, Bim, nabili na para sana dumating na kasi nakita ko kay Tom Rodriguez. He was just the nicest kasi in-explain pa niya sa akin kung saan o-orderin. Your PS4 or your Xbox One or anything, ilalagay mo doon. It's like a maleta. Sa loob ng maleta, may screen. Tapos yung screen na yon LED, tapos may mga speakers. Or you can use your headphones na anywhere you go, kasama mo na yung gaming system mo. So, yung ano, nung nagsushooting, nakita ko, tapos nakita ko talaga yung mata ni Bim na nanlaki talaga. So, in order ko na, sa yun yung gift sa kanya. Si Kuya, ang hiningi lang niyang gift, bigyan ko daw siya ng money para lahat ng tao sa house mabigyan din niya ng money. So, sinabi ko, okay. Kasi yun ang joy ni Josh mag-Santa Claus. Kaya yun ang mga happening. For myself, sarili ko. Ay, hindi. Yung ano kasi parang nahiya naman ako na parang ano, meron kaming outreach kasi diba I have a devotion sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. So sinabi ko kay dun sa priest doon na friend ko na parang tinext ko siya, sabi ko yung outreach ng Christy V doon na kasi I have several endorsements na part of the package talaga was that I could help others. Tapos sinuplement ko na para hindi lang yung family namin ang magiging happy this Christmas. Last year, ginawa ko rin yun eh. Dinala ko ni Chairman Tolentino sa church in Binondo ba? Santo Domingo ko. Hindi, pero nag-Binondo ko eh. Di ba Manila? Santo Domingo Church sa Tondo. Ay, Tondo ba? Are you sure? Hindi Binondo? Ba't ko naisip ang Binondo? Anyway, sorry. I went there, tapos I went to Our Lady of Sorrows in Pasay, tapos nag-Santo Domingo. So ngayon, ifo-focus lang in Baclara naman, para dun sa ano. Tapos, yun, yung ano, tinulungan, parang sinabi ko, unahin mo
si God, tapos unahin kanya. So, humingi sila kasi they're rebuilding their tower. Tore, the bell tower. So yun, since ang ingay-ingay ko, di fitting lang naman, na bell tower. Diba? Yan ang contribution ko. At least bagay, diba? Kung magkocontribute ka. So yun yung hiningi nila sa perpetual help. So yun, nabigay ko na rin yun. Naan, ha? O, dapat lang, diba? Kasi parang nakakahiya naman na parang iniisip ko na apart from helping your fellow man, magandahin mo rin naman ang house of God. Thank you! Thank you! How will you sum up your 24? Ang dami kong learning. Super. I learned the value of life because of what happened to Boy. And I learned how to value those who are really important to you. I learned also yung kay Boy talaga yung sa pinagdaanan niya na dun ko lalong napatunayan din sa sarili ko yung devotion ko sa trabaho. Kasi ano yun na, August yun, so parang 9 months, pinlano yung bakasyon na yun. Finergo ko siya talaga. Hindi biro yun na 4 days ka lang nasa New York. So umuwi talaga ako dahil kinailangan ako ng trabaho. Pangalawa, natutunan ko also na as far as political popularity is concerned, maraming ups and downs talaga, but at your core, pamilya kayo. So, alam mo na you're there for each other, na hindi pwede talagang, yung pag alam mo ng down, kailangan gawin mong lahat ng magagawa mo para ipakita na, na babangon, gaganda, and hindi ka magbibigay ng sakit ng ulo, kundi magbibigay ka ng dagdag na inspirasyon. Pangatlo, matters of the heart, ang natutunan ko is that it's beyond your control because it will take two of you to make anything successful. And if you're both not on the same page, kahit na ikaw truthful at ikaw talagang faithful and sure ka, kung hindi naman kayong dalawa nandoon, magkakaiwanan kayo. And dapat walang looking back, dapat looking forward to everything that can still happen na maganda. And the last thing I learned as a mother, natutunan ko talaga kasi na they need me. Na yung naramdaman ko na it's not enough that I'm a great provider. I should be an ever-present source of love, of caring. Kasi parang super ganda nga bahay nyo, masarap ang pagkain nyo, komportable sila. Pero kung kumakain naman silang mag-isa gabi-gabi, parang what's the point in all of that? So natutunan ko talaga how to balance. Na kung hindi man na ako yung makakauwi para mag-dinner kami, sila yung pupunta. Talagang, and yung pagising kahit na umuwi ako ng 6 in the morning tapos paalis na si Bim, hihintayin ko talaga para at least kahit man lang nagagata siya nung time na yun, nakita niya na nandun ang nanay niya. And the last siguro is that it is benefiting both Bim and Kuya na in-encourage ko yung relationship ni Bim with James. Mm-hmm. Na super proud ako dun sa son ko na they're building the relationship. They're on the same, yun, sila, on the same page, honest sila with each other, and yun, na polite siya talaga, kasi yung polite siya dun sa girlfriend, dun sa polite siya sa tatay niya, polite siya dun sa mga kamag-anak ng dad niya, kasi syempre, diba, hindi naman madali yung journey na pinagdaanan namin, pero nakita nila na okay ang mom nila, basta daw happy ang mom nila, okay mama, I'll do it for you, so, and I have to credit James na ginawa niya talaga ng time, na yung every Friday talaga, hahanapan niya ng oras talaga. Kung nagsushooting si Bim, pupunta siya sa shooting. Kung hindi, makikipag-basketball lang dun sa dalawa. Kasi binigyan niya ng, anong tawag mo dun? Yung, hindi, yung social eh. Yung ganon. Yung board? Hindi, yung ring? Hindi, pero yung naka, parang naka stainless steel, naka stand, tapos naka whatever you call it. Na ano. Basta yun, binigay yun yung regulation, sorry, mali ko ba? Pero yun, so, it's a gift of time, diba? So, nakita ko yun, and then, happy naman yung dalawa, kasi pag nafe-feel nilang walang angst yung nanay nila, happy sila. So, ang dami kong mga natutunan, and parang ano, siguro yung sinasabi nyo kanina, eh, kung binubolan nyo lang ako para, na, sinasabi nyo maganda ako, pero, baka ano lang, generally happy person talaga ako ngayon. Walang angst sa katawan. Siguro din kasi last year na ganito, nagre-renew ng kontrata dito, hindi alam ko anong nangyayari, daming pinagdaanan. This year, happy. Okay, ayan. Thank you! Let's go. Dito na.